Bukod sa tawa-tawa, tinitignan ding pangontra sa dengue ang isang uri ng isda na kumakain ng kiti-kiti. Matagal na yung ginagamit sa Pangasinan. Narito ang report ni Bob Gonzalez. Idineklara ng epidemic sa buong bansa ang dengue at bilang panlaban sa lamok, maaari raw gumamit ng isda. Mahigit 5 taon na raw ginagamit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Pangasinan ang mosquito fish na tinatawag ding kataba o itar. Since yung dengue nasa tubig, so naghanap ako ng isda na po pwedeng panlaban sa dengue. At ang nakita ko nga ay yung mosquito fish. So ang mosquito fish ay hindi na bago sa Philippines. Actually, dinala ito ng mga Amerikano noong panahon ng giyera. At ito ay na-introduce sa more than 30 countries around the world to fight malaria. Mosquito larva ang karaniwang kinakain ng mosquito fish at kaya nitong kumain ng higit sa timbang niya araw-araw. Mabilis ito dumami at wala raw gastos. Kinukuha ko lang sa mga kanal dito sa center at libre, di ba? Wala. Kinukuha, hinuhuli lang ng mga estudyante, ng mga OJTs ko dito sa center. At iniipon lang namin for any interested person or group na kumuha. Wala pa naman ka kung nagsabi o research na nagsabi na yung mosquito fish ay nakasakit sa tao, nakasakit sa ibang aquatic fauna. Pagkos ito ay nagiging pagkain ng iba't ibang aquatic animals, mga lizards, mga ducks, etc. Bukod sa Pangasinan, nagpadala na rin daw ang BFAR ng mosquito fish sa mga karatig probinsya kabilang ang Isabela at Nueva Vizcaya. Makikita natin very dramatic, hindi ko naman sinasabing maybe because of mosquito fish, pero mas mababa na ang incidence ng dengue ngayon sa Pangasinan and some provinces na nalagyan natin. Bakit hahayaan pa natin na makalipad yung mosquitoes bago natin patayin, ano? Sugpuin? E po pwede naman na habang nandun pa lang sa tubig, ay masugpo na natin. Ayon sa Dagupan City Health Office, 2 hanggang 3 suspected dengue case ang naitatala nila kada araw. Pero mas mababa ito kumpara noong nakaraang taon. Malaking tulong ang paglalagay ng mosquito fish sa breeding sites ng lamok. Kaya nitong mabuhay sa malinis o maruming tubig, kaya pwede itong ilagay sa mga kanal o estero na madalas pinamumugaran ng mga lamok. Yun ang isang way na makakatulong sa atin, why not, di ba? Anyway, siguro gagawin nila yan for free and it will help a lot of people. Nakikipag-ugnayan rin ang DepEd sa BFAR para sa paglalagay ng mosquito fish sa kanal o drainage sa mga paaralan. Maganda yun, aking palagay maganda. Nakakatulong po ng malaki yun. Nasubukan na rin namin dito. Sabi ng Department of Health, di pa natin naaaral, ano? We can work with DOST on this kasi nagde-develop talaga sila ng mga anti-larva na mechanisms natin. Pero kasi kung sa mga malalaking ponds of water, halimbawa na hindi naman natin kayang i-drain at hindi naman natin kayang, halimbawa lalagyan lamang na itutumba natin at may tubig talaga, kung merong isda na kakain ng mga kiti-kiti, very welcome naman ng use niya. Mav Gonzalez, GMA News.